Office of the City Treasurer's. Good morning, ma'am. Mr. Jonathan Galorio ng OCAT, Office of the City Accountant. Mr. Arnel Eustaquio Angeles, Director, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Mr. Alexander B. Layos II, OIC Youth Welfare and Development Bureau. Mr. Diosdado M. Santiago ng Manila Barangay Bureau. Ayan si Sir. Meron din po tayong mga kasama from the City Administrator's Office, Attorney Bernardito Ang at ang kanyang mga kasama. Architect Joy Dawis Asuncion, ang ating pong DILG NCR Manila, si Mr. John A. Bisca at ang kanyang mga kasama. Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, District Director, Manila Police District. Yan, member po natin yan. At syempre, ang ating pong head ng City Planning and Development Office, wala pong iba, si Architect Danilo Victor H. Lacuna Jr. Of course, from the City Budget Office, Attorney Mary Grace R. Chua. From the City Prosecutor, Office of the City Prosecutor, Manila, Honorable Giovanni Lim. And from the PESO, nakita ko na po siya, si Mr. Fernan Bermejo. Yan. From the President, Liga ng Mga Barangay, Honorable Leilani Marie H. Lacuna. At ang kanya mga kasama. Ms. Maylin C. Villanueva, OIC Manila City Library. Honorable Daniel Dave A. Tan, President, SK Federation. Mr. Michael E. Bismar, ito po ang mga tatawagin ko po ang ating mga partner NGOs ng Country Representative ng ASMEA Philippines. Nandyan po yung kanya mga kasama. Si Ms. Ana Maria Locsin, Executive Director ng Manila International Philippine Pilipinas Foundation Incorporated. Yan, nandyan po sila. Andito rin po ang ating mga kasama from the Humanitarian Legal Assistance Foundation na pinamumunuan ng kanilang Executive Director, Attorney Romel Alim Advitria ng HLAP, kung tawagin po. Jero, andito naman po ngayon ang ating mga Children Representative from District 1 to 6. Pwede po tayo magsitayo? Yan, para makilala kayong ating mga Children's Representative from District 1, Jerome Francisco, District 2, District 3, Rian Rico, District 5, Shanice Cavite, District 2, Michelle Maricon Biala, yan. District 4, Giovanni Edgar Reyes. At ang District 6, John Angelique R. Pige. Maraming salamat sa inyong pagdating. Ayan, welcome po natin si Konsehala Cristel Bacani. Ayan, nandyan po sila. At si Ma'am Leilani Lacuna. Okay, nandito din po ang World Vision. Yan po yung ating mga kasama from World Vision Philippines. Mga kaibigan, ang ina ng lungsod ng Maynila, Mayora Honey Lacuna Pangan. Kasama ang kanyang kapartner, Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Mangyaring maupo na po kayo para makapag-umpisa na po tayo. Isang makabatang araw sa inyong lahat.
Tayo po ngayon ay nagtitipon upang ipagdiwang ang isang mahalagang okasyon. Pinagdiriwang natin ang buwan ng mga bata sa lungsod ng Maynila, alinsunod sa National Children's Month Celebration na pinangungunahan ng Manila Council for the Protection of Children, or MCPC. Ang taunang pagtitipon na ito ay isang patunay ng dedikasyon ng ating lungsod sa kapakanan, karapatan at kinabukasan ng ating pinakamamahal na kayamanan, ang ating kabataan. Ang ating mga pagsusumikap ay nagkaroon ng mayabong na bunga, kung kaya't inaanyayahan ko po ang bawat isa na ipagpatuloy ang ating sinimulan. Ang pagdiriwang ng buwan ng mga batang Maynila ay sisimulan ng isang panalangin na pangunahan ni Binibining Maria Cristina Vasquez, Planning Officer 5 ng City Planning and Development Office, susundan ng presentasyon ng mga gawain at tagumpay ng MCPC na pangunahan ni Konsehala Roma Paula Robles Dalus. Pagkatapos ay ang panata makabata na pangunahan ng ating Vice Alcalde John Marvin Yulser Bonieto at ang pinakamahalagang bahagi, ang State of the Children's Address ng ating mapagkalingang ina ng lungsod, Mayora Hani Lacuna Pangan. Salamat po. Good morning. Let us come before the presence of our God. Psalm 127 verse 3, sons are a heritage from the Lord, children are a reward from Him. Psalm 139:13-16, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Almighty God, we praise and worship your holy name. Thank you for giving us the opportunity to celebrate the 31st National Children's Month. Holy God, create in us a clean heart and renew a right spirit within us. We ask thy Holy Spirit to empower us so that we may continuously succeed in making Manila a child-friendly city and one of the safest cities in the world. Bless us, Heavenly Father, through your Son, our Lord Jesus Christ, that we would achieve our vision to make Manila a world-class capital city. In the almighty name of our God and Savior, Jesus Christ, amen. Tayo po ay maupo na po. Maraming salamat. Magandang buhay sa ating mapagkalinga at butihing ina ng Maynila, Honorable Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, sa ating mahusay na Vice Alcalde ng Maynila, Honorable John Marvin Yulser Bonieto, sa mga kapwa ko po konsehal na nakikiisa sa pagdiriwang ngayon at sa mga masisipag na mga department heads at miyembro ng Manila Council for the Protection of Children. Maligayang buwan ng mga batang Maynila. Sa pagkakataong ito, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga bumubuo ng Manila Council for the Protection of Children at sa mga tanggapang sumusuporta sa Children Affairs Committee. Dahil sa pagkakataong ipinagkaloob sa amin upang lalo pang palakasin ang ating Local Council for the Protection of Children. Salamat po sa pagpasa ng Manila Children's Welfare Code na sa kasalukuyan ay binabalangkas ang implementing rules and regulations. Dahil po sa inyong suporta at tiwala, ay hindi po namin binigo ang ating mga kabataan sapagkat mula sa progressive level of functionality or 70% assessment noong 2019, ang lungsod ng Maynila ay nagkamit sa ikalawang pagkakataon ng ideal level of functionality ng Local Council for the Protection of Children. Tayo po ngayon ay 91% na LCPC functionality. At may bonus pang ideal functionality ng Local Committee Against Trafficking and Anti-Violence Against Women and Their Children, or LCAT-VAUSI. Kaya naman po kami ay muling kumakatok po sa inyong nasuportahan at tangkilikin ang proyekto at gawain ng Manila Council for the Protection of Children ngayong Nobyembre.
Ang una po, yung face-to-face Children's Congress na lalahukan ng 150 na batang Maynila. At ito po ay gaganapin sa Universidad de Manila sa darating na November 18, 2023 na magkakaroon ng dalawang bahagi. Ang Children's Advocacy Fair mula 9 a.m. to 12 noon at ang Forum on Children's Rights mula 1 p.m. to 3 p.m. At ang pangalawa pong proyekto ay ang paligsining ng mga daycare children sa darating na November 24, 2023. Ang pangatlo, sa tulong ng Plan International Pilipinas under the Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children or SUFASEC Project ay magkakaroon ng recruitment para sa advocacy ng children and young people sa darating na November 25 at 3-day training ng mga parents, caregivers, and child protection actors sa November 28 to 30, 2023. Inaanyayahan din po namin kayong suportahan ang ating mga resolusyong ipapasa gaya ng resolusyon na pagdedeklara ng buwan ng Nobyembre na kikilalanin bilang Araw ng Mga Bata ng Maynila. Resolusyon na nagmumungkahi ng pagpapatayo ng ating Women and Child Protection Unit sa ating mga ospital upang mabigyan ng agarang intervention ang mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at ang pagpili ng District Child Representative ng ating lungsod. Ang lahat ng mga proyekto at gawain ng Manila Council for the Protection of Children ay isang malaking contribution para sa ating minimithing Magnificent Manila. Sa pagkakasatuparan ng mga ito, isang pribilehiyo po na ipakilala ang isa sa mga natatanging individual na sumusuporta upang mapabuti ang mga batang Maynila sa kanyang dedukasyon sa edukasyon, kalusugan, pagpapalakas ng kabataan at pag-unlad ng komunidad ay nasisigurado natin na ang mga karapatan ng bawat Maynila, bawat batang Maynila ay makakamit. Nais ko pong tawagin ang mamumuno sa Panatang Makabata, Honorable Vice Mayor John Marvin Yul Serbonieta. Tayo po'y magsitayo at itaas po natin ang ating kanang kamay. Ako si, banggitin ang pangalan, bilang mamamayang Pilipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isulong, protektahan, igalang, at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata sa lahat ng panahon. Ano man ang kanyang kulay, kasarian, lahi, reliyon, kultura, estado sa buhay, may kapansanan man o wala. Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito. Maisilang at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay ng maayos. Lumago ang kaalaman, kakayahan at talento, maproteksyonan sa anumang uri ng pang-aabuso. Panganib at karahasan, makalahok sa mga gawain patungkol sa mga bata, at may pagtatanggol at matutulungan ng pamahalang anumang oras. Sa tulong ng puong may kapal, ang lahat ng ito ay aking isa sa puso at isa sa gawa, dahil ang mga bata, ang pag-asa, at siyang magpapaunlad sa ating bayan. Maraming salamat po.
Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, kaya ingatan natin ang ating mga bata. At buong puso ko pong ipinagmamalaki ang ipapakilala ko po sa inyo ngayong araw, ang kauna-unahang babaeng alkalde at nahirang bilang Influential Filipina Women of the Year, ang ina ng Maynila, ang aking inspirasyon. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan para kay Mayor Hani Lacuna Pangan. Isang makabatang araw po sa ating lahat. Ang bawat bata, anuman ang edad, ay may mga karapatang dapat kilalanin at respetuhin. May karapatan silang mangarap, karapatang mahalin at ingatan. May mga talento sila at galing na dapat bigyang pagkilala at pagpapahalaga. Karapatan nilang mabigyan ng pagkakataong malinang ang kanilang mga potensyal at higit sa lahat, karapatan nila na tumanggap ng walang kondisyong pagmamahal. Dito sa ito rin ang batayan ng mga inilatag nating mga programa at proyekto para sa mga batang Manilenyo. Iba't ibang mga kagawaran ng ating lokal na pamahalaan ay pawang aktibo sa pagsasakatuparan ng mga programa at proyektong tumutugon sa mga pangangailangan ng mga bata. Nakatuon tayo sa kanilang kalusugan, karunungan, kasanayan, kayusan, at kaligtasan. Bahagi ng ating polisiya ang City Ordinance 8993 na nagbibigay kasiguraduhan na mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat sanggol sa unang 1,000 araw nito mula pagkasilang. Ito ay pinatutupad ng ating Manila Health Department katuwang ang ating 44 na mga health centers at 6 na mga ospital. Sa katunayan, mula Enero hanggang Setyembre taong 2023 ay nakapagtala na tayo ng 21,576 na mga batang nabigyan ng kumpletong bakuna. May 26,220 na mga batang edad 12 months hanggang 59 months ang nabigyan ng 2 doses ng vitamin A capsule at deworming tablet. Napamahagi din natin ang mga micronutrient supplements sa mga buntis at mga bata. Nakapagtayo din tayo ng Human Milk Bank o imbakan ng mga gatas ng ina sa 3 nating ospital. Ospital ng Maynila, Jose Abad Santos General Hospital, at Gat Andres Bonifacio Medical Center. Tuloy-tuloy din ang ating supplemental feeding program para sa mga buntis. Halos 25,000 mga bata naman sa ating mga daycare centers ang pinagkalooban natin ng 5 kilong bigas bawat buwan. Bukod pa sa araw-araw na mga Nutriban, Nutripacks, at mga pagkaing may sangkap na munggo, itlog, tuna, pansit, at iba pa. Umaabot din sa 19,839 na mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ay kinakailangan nating alalayan
sa school-based feeding program na binibigyan ng food packs at gatas. Mayroon din tayong mga espesyal na programa gaya ng libreng operasyon sa mga batang may bingot, cleft and lift palate, sa Santa Ana Hospital, dengue awareness campaign sa Ospital ng Sampaloc, libreng anti-rabies injection sa lahat ng ating mga distrito, regular diabetes screening at libreng gamutan para sa mga batang may TB sa ating mga health centers. Isinulong din ng Manila Health Department ang wala ng batang Manilenyong bungi pagdating ng taong 2030. At kabilang dito ay mga proyekto katulad ng paglalagay ng dental braces sa ating mga piling-piling high school students o mag-aaral mula sa ating mga pampublikong paaralan. 71 students na po ang nabigyan natin ng libreng dental braces mula po sa Smoky Mountain, Baseco, Parola, at iba pa pong mga barangay dito sa Maynila. Mayroon din tayong libreng salamin para sa mga batang malabo ang paningin sa tulong ng Lions Club. Isinulong din ng Manila Health Department ang Wag Maging Biba, Batang Ina, Batang Ama program sa ating mga grade 9 students na naglalayong makapagbigay ng lecture tungkol sa reproductive health at sex education ng mga kabataan. Ito ang ating paraan upang matugunan ang tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Ang ating namang Manila Department of Social Welfare ay nangangasiwa ng 462 na daycare centers na may 24,600 na mga batang mag-aaral sa kasalukuyan. Binibigyan natin sila ng libreng uniforme tulad ng t-shirt, jogging pants, school supplies, school bags, libro, at hygiene kit. Nakapamahagi din tayo ng educational cash assistance sa humigit kumulang 1,880 na indigent students at capital assistance naman para sa mahigit sa 2,000 mga magulang ng mga indigent children. Sa pakikipagtulungan sa Division of City Schools Manila, nakapamahagi tayo ng libreng uniforme, bags, school supplies sa 165,775 na mga mag-aaral. Ang ating Manila City Library naman ay may libreng pagpapagamit ng computer at wifi sa ating mga pampublikong libraries. Nagsasagawa din sila ng digital literacy program, library orientation, tutorial services, art sessions, educational film showing, puppet show, recreational games, storytelling, at mobile library. Sa pamamagitan din ng MDSW, nakapamahagi tayo ng 500 pesos cash allowance sa 18,751 solo parents sa ilalim ng ating City Social Amelioration Program. Nasa 1,568 na mga bata at kanilang pamilyang nasa lansangan ang kinakalinga sa ating Kamada Center sa loob ng Manila Boys Town Complex. Sa pamamagitan ng City Ordinance
8991 naman ay makakasama na rin sa benepisyo ng Social Amelioration Program para sa 500 pesos monthly allowance ang mga batang may kapansanan. Maraming salamat sa Manila City Council sa pagtugon sa kahilingan ng mga pamilya ng mga batang may kapansanan. Tinatayang may 2,158 na mga bata sa Maynila ang matutulungan ng batas na ito. Nagsasagawa din ng pagsasanay ang ating mga social workers para sa kaukulang case management ng mga batang gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Katuwang din, ang Liga ng mga Barangay ay naisagawa ang seminar on mental health and children's protection sa lahat ng mga barangay sa ating lungsod. Aktibo rin kumikilos ang ating Manila Department of Social Welfare upang pangalagaan ang kapakanan, lalo na mga bata sa lansangan, sa ilalim ng pangangasiwa ng Reception and Action Center, Manila Boys Town, at iba't iba pang mga pribadong institusyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, noong April 12, 2023, ay naisagawa na ang pagdiriwang ng National Day for Children in Street Situation sa tulong ng Network of Duty Bearers in Manila. Nagkaroon din ang MDSW ng webinar on Values Formation for Children in Conflict with the Law. Katuwang naman ang Plan Pilipinas sa pagsasagawa ng digital literacy at online protection of children at iba pang mga programa para sa iba't ibang distrito sa Maynila. Ang ating Youth Development and Welfare Bureau ay mayroon ding workshop on performing arts, coalition building training for the children and youth, pagpapatatag ng Anti-Drug Abuse Coalition of Manila at Youth Empowerment Activities. Umabot sa 1,627 na mga batang biktima ng pang-aabuso ang natulungan ng ating mga district welfare offices. Magandang balita, bumaba na din ng 50% ang mga kaso ng children in conflict with the law sa ating Manila Youth Reception Center. At nakatanggap tayo ng 2 magkasunod na parangal para sa Local Council for the Protection of Children Ideal Functionality Assessment para sa taong 2022 at 2023. Na siyang indikasyon na matatag na pundasyon ng pagtutulungan at dedikasyon sa pangangalaga at pag-iingat ng mga bata at kabataang Manilenyo. Sa darating na November 18, ay isasagawa natin ang Children's Congress na dadaluhan ng mga kinatawan ng mga batang Manilenyo mula sa iba't ibang mga barangay at mga katuwang na mga NGOs. Ito ay gaganapin sa Universidad de Manila kung saan magkakaroon din ng Children's Advocacy Fair at Forum on Children's Rights. Patuloy tayo sa pagsisikap na pangalagaan, pakaingatan, at pahalagahan ang lahat ng mga batang Manilenyo. Magtulungan tayong dinggin ang kanilang mga munting tinig at alalayan silang abutin ang kanilang mga munting pangarap. Sila ang ating pag-asa.
ialay natin sa kanila ang isang maganda, malinis, masigla, maunlad, at ligtas na lungsod. Sa Maringal na Maynila, bawat bata kinakalinga. Patnubayan po tayo ng puong lumikha. Maraming salamat at mapagpalang araw. At dito po nagwawakas ang ating programa. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po ang mga miyembro ng Manila Council for the Protection of Children para po sa photo op natin sa gitna.